kayo dyan. Gusto yung mga tuhod nyo dyan. Kung okay naman, patsak na natin yan. For today's vlog, I want to introduce to you and present to you my bike here. This is a Trek Marlin 6 2021 version. Medyo tagal-tagal ko na rin gamit ito. Siguro mga nasa tsak na lahating buwan ha. And I purchased this last January 6 sa isang kakilala rin dito sa Doha, Qatar. At nung nabili ko to is bihis na. Kumbaga, sasakyan mo na lang. At okay naman yung sa unang performance niya, pero hindi ko nagustuhan yung setup niya kasi nakamaliit na gulong. So pinalitan ko ng gulong na dating nakakabit dun sa Fuji bike ko, MTB. At okay naman kasi ang hilig natin is yung medyo malaking gulong pang trail, at the same time is pwede rin siya sa roof. And now the latest changes for this bike is this tire. Actually kakabit lang dito kanina, at kabibili ko lang kanina umaga. Shoutout kay Bitikleta, nabigyan niya ako ng magandang discount. At later on, i-test drive ko muna siya para sa makita yung performance niya. So far, okay naman yung looks niya. Sabi nga, pumogi yung bike. This Trek Marlin 6 is equipped with 11-speed mechanism. Diore 11-speed, Shimano, siyempre. At yung crank niya ay coal, 38 teeth. This is actually Halotech version. So naka 1x siya, 1x11 speed. And then about the hub, my hub is a speed 1 soldier, 6 pals. So maingay siya. At compared to sa ibang speed 1, yung higher version ng speed 1, which is yung torpedo, meron siyang 8 pals. Sobra-sobra na yung pauls niya. Matagal na siyang graduate, nadagdagan pa ng 2 pauls. Yung sa akin, 6 pauls lang eh. Graduate na. And here is my cockpit. I have a Meroka headset. Okay naman yung performance niya. Napakahigpit ng pagkakabit. Walang alog. Kumbaga. And then what else? Okay, I have a Tektro hydraulic brakes, but this rotor is not a Tektro. This is actually, I don't know what is the brand of this rotor, kasi yung rotor na to is nilipat ko rin mula dun sa gulong na nakakabit dito. And then yung fork niya is SR Santur. So yun lang, may kaunting problema dun sa fork niya. Hindi na nagwo-work yung lockout. So far so good naman, wala namang problema sa akin yun. And then my handlebar is wake. Maganda raw yung wake kasi laging gising. Wake. And then I have this sticker of PCCQ. Siyempre, later on magdidilensya tayo ng sticker ng Team Industrial kung meron. So far, yun pa lang siguro ang aking mga i-review dito sa bike ko na to. 1.5 months ko pa lang nagamit. At ngayon pa lang ako nagkaroon ng time na i-review. Short review kumbaga. So maulit ko lang yung kakakabit ko lang na gulong. This tire is a Maxxis Ikon tire. Nasaan ba yung nakalagay na Ikon? Yun siya oh. Ikon 27.5 by 2.2, yung pinakalapad niya. Actually hindi mo masyadong ma-re-recognize na 2.2 yung lapad niya kasi yung rim niya eh medyo maliit yung nakakabit. Hindi ko lang alam kung
kapag ginawa akong itong tubeless ay uubra, kasi I don't know kung uubra nga yung rim ko pag ginawa akong tubeless to. Well, my decals is Easton at nabili ko to sa Doha. Yung gumagawa doon ng decals last I think 2 weeks ago. At syempre nag-decide tayo na lagyan ng ganitong sticker para medyo mas dagdag pogi points ba. And then I have a sticker here, syempre Apotpot Bikers Qatar. And also yung upuan ko is Bone Treasure. Ito yung stock na upuan talaga nito nung nabili ito nung may-ari, dating may-ari is ito na yung dati nakakabit. So para okay naman kapag nagra-ride ako, maganda yung performance. And it is actually naka-inner tubing na. So sa loob mo padadaanin yung wirings niya. See? This is what I want to show you. Naka-inner. Dire-diretso sa loob. Paglabas is doon nga sa papuntang rotor na sa rear brake. At yung isa naman is papunta diretso doon sa rear derailleur. So I want to make a test drive now. Test drive video para maipakita sa inyo yung kung paano yung performance niya. Okay? See you guys. Sobrang smooth ng takbo niya. For me, fast rolling siya. Compared dun sa dating gulong na nakakabit, which is yung continental tire, yung black color. Ngayon, mas okay siya yung takbo niya. Convincing. Convincing performance. Ramdam na ramdam ko yung comfortability niya. Sarap siyang ipadyak. So fast rolling, sabi ka. So fast rolling. Sarap. Talap-talap. So yung kay ikot ko lang, umikot ako ng 1 kilometer. Umikot ako ng from dun sa dulo 1 kilometer ng dun. At pabalik dito. Pabalik ko lang. So yun, I can say na okay naman. Mas okay yung performance kaysa dun sa dating gulong na continental tire, yung nakakapit dun sa yung nakakapit dati dito na pinagpalitan itong Maxxis Ikon tire. Nasasabi kong mas okay itong Maxxis Ikon. That continental tire black color is actually made in China, not from US or anywhere. China siya, China. While this Maxxis Ikon is made in Taiwan. So medyo kung i-compare mo sa made in China, syempre mas may quality naman yung Taiwan. So that's it guys. Huling sulyap sa ating Trek Marlin 6. At talagang napasubo lang tayo dito sa gastusin sa Maxxis Ikon na Skinwall. Siguro baka matatagalan na ulit bago makabili ng gamot para dito sa bike na to. I don't want to reveal the real price, pero masasabi ko sulit naman. Masasabi kong sulit naman at komportable.
comfortable riding siya. At ramdam na ramdam mo yung swabe. Well, that's it for today's vlog. If you are still watching, please consider subscribing and like, share and comment. And don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. That's it guys. Salamat sa panonood. See you.